makulit ka! Mamakasabi, nagtuturuan ka ng leksyon! Kinulungan ako dati sa kadiliman! Makakatakas ulit ako! Nakakapagsalita na daw si Nori. Sumama ka, baka magsumbong pa yung si Nori. Buti na kung nandun tayo para pigilan siya. Huwag kang pumayag na umuwi kayo! May gawain ka pa ang pasamain niyang babaeng yan! Ano ba kasi talagang problema? Nandito ako para tanungan ka. Ayoko nang madamay pa sa gulo. Mahirap ang kalaban. Kaya please, pabayaan mo na ako. Bala nang mapikon siya. Gagawin kong lahat para malaman ko anong problema ni Nori. Grabe kayo kung palitan ako, bilis-bilis. Habang nabubuhay ako, sinasabi ko sa'yo, hindi kita papatahin, Mikel. At ang pamilya mo. Ire-report ko to kagad sa pulis. Kung okay lang sa'yo, I was thinking mag-assign sa inyo ng bodyguard. Inyo ng mga bata. Lumaban ka daw! Total! Nangingialam ka nam. Sa'yo na lang namin gagantayin para ka, Jessica. Ako na yung humihingi ng dispensa. Sorry sa kung ano may yung nagawa niya sa inyo at kung ano may yung nasabi niya. Kasi kapatid ka, Kristan. Kristan, hindi mo na ako pinagtanggol? Kung nag-sorry man ako sa kanila, hindi yun para ipahiya ka. Nag-sorry ako para matapos na lang yung gulo. One large samurai with kalaman sip, please. I need something to cool me down. Okay, bilis. Pag hindi mo pa rin natatapos yung misyon mo, ito na lang yung nangyayari. Salamat po. Ano nangyari sa kanya? Iwan sa kanya. Teka. Oh my God! Parang walang pulso! Huwag na lang kaya. Mahalap na lang ako na mas mahusay na pamalitan kita. Hindi sinusubukan ko naman eh! Ginagawa ko lahat para kasamay si Kresan! Kini, that's a promise I intend to keep! Kini, you have to disfulfill my promise! Please let me do it! Two days. Miss, Mika, may clinic dito sa mall. Get away from me. Pare, maraming salamat. Pinagbigyan mo itong request ko, ha?
emergency camo eh. Sila yung ididetali kong security escorts para sa pamilya mo. Na-briefing ko na sila at alam nila ang gagawin. Maraming salamat talaga, pare. Malaking bagay ito para sa safety ng family ko. Alan, nasabi mo ba sa kanila yung tukol kay Raymond? Oo. Kailangan lang natin mag-usap sa loob para talagang madiscuss natin yung mga detalye at ipapakita ko na rin sa inyo yung litrato. Mga duwag talaga, oh. Kumuha agad ng mga bodyguards itong mga taksil na to. Paano ngayon, boss? May mga bantay na. Siguradong hindi ka na makakalapit kay Geraldine. Gusto mong ikaw ang hindi makalapit sa akin nang hindi ka na sumweldong hayop ka. Hihirit ka pa eh. Wala ka talagang saysay sa buhay ko. Geraldine, is everything okay? Yeah. There she is. The girl who ruined my life. Sino ba yan? Relax ka lang, Madeline. Umbala. Oops. Saan pupunta, ha? Excuse me po, miss. Alam niyo ba kung saan mo dito yung information? May ipapapage mo kasi ako eh. Yung kapatid ko, nagkahiwalay mo kasi kami. Ito, baka sakali yung nakita niyo siya. Nakita niyo ba siya dito? Hindi eh. Gusto na nakita. Yeah, I got you better than Tingnan niyo yung picture na hinahanap mo. Ah! Siya yung kaninang hinimatay dito. Huh? Oo, matagal-tagal siyang na-pass out kanina, pero nagising naman. Asan na ho siya ngayon? Pumunta noon. Maraming salamat. What the heck do you want? Ako, huwag niyo akong ini-English-English, ah. Sa susunod na tataloyin mo ang girlfriend ko, makakatikim ka sa akin. Ano? Tanda ka, ah! Aww. Poor girl. Wala kasi kakampi, kaya biglang naduwag. No. Alam mo na, ah! Hi! Chriselle. No. Bakit na naman ba, Chriselle? Yung mas pagsabi sa akin na nahimatay ka raw? Okay ka lang ba? Ano bang nararamdaman mo, ha? May pakialam ka? Siyempre, meron. Wala! Hindi mo ako pinagtanggol kanina eh. Sinakta nila ako pero wala kang ginawa, Chrisan. Kaya ano naman sa'yo kung nahimatay ako, ha? Chrisan, I'm sorry. Pwede ba muna akong tawagin, Chrisan? Baka marig ka pa na ibang tao tsaka kung pag-isipin nila eh. Ilang beses ko ba sasabihin na sa'yo na chest ka na ang pangalan ko? Pwede ba kasi huwag ka na makulit? Pabayaan mo na ako! Umuwi ka ng bayan naka-taxi. Ayaw ko na kasabay. Jessica, I'm sorry.
Ay, hindi ko hinihingi ng sorry yung hindi ko pakikipag-away kay Madeline. Ang hinihingi ko ng sorry ay kung naramdaman mong hindi kita pinagtanggol at kung napahiya kita. Gusto ko lang naman kasi maging mabuting kapatid eh. Gusto ko maging mabuti tayong dalawa. At kung ikaw naman talaga yung may mali, kung ikaw talaga yung may kasalanan, hindi kita kakampihan. Pero Crescent, kapatid mo ko. Dapat ako yung lagi mong kinakampihan. Jessica, ang sama ko naman kapatid kung kukonsintihin kita, di ba? Dapat tayong dalawang tatama sa isa't isa. Huwag kang magagalit sa akin, ha? Pero kasi, parang bumabalik kasi yung pagiging mainitin ng ulo mo. Yung pagiging adventurous mo. Yung kung ano-ano yung gusto mong gawin. Kailangan lang naman natin kontrolin yun, eh. Kaya mong piliin ang maging mabuti. Nagawa mo na nga dati, di ba? Basta huwag na huwag mong kakalimutin na nandito lang ako palagi. Nandito ako palagi para paalalahanan ka. Crescent, mahal na mahal kita. Nandito ako para sa'yo. Kung may mga aapi sa'yo, hindi ako papayag. Ipagtatanggol kita. Basta tayo yung nasa tama, tatandaan mo yan. Mukhang malapit na yung loob mo dun sa kampal ni Crescent. Hindi. Asan na nga pala yung si Crescent? Bakit hindi ko na siya nakikita? Kinulong ko muna sa kadiliman. Okay na meron. Tsaka pagka mabigo ka, may sasalubong at kasama ka dun sa kadiliman. Si Crescent. Crescent, anak? Crescent, talaga? Nay, tayo sino sila? Sila yung mga bodyguard ninyo ni Cheska. Simula ngayon, hindi na natin kailangan matakot. Naikwento ko na sa kanila yung history ng pamilya natin. Kaya simula ngayon, may magbabantay na sa ating lahat. Ha? Alika, pakita natin sa kanila kung sino ilusan tayo na kumakwarto. Mukhang may hirapan kang pasamain si Crescent. May pa bodyguard pa kayo. Nangangamoy balik kadiliman ka. Kasama si Crescent. Hello, Crescent. Bitawan niyo ako! Ang mga masasamang espiritu ay nakakalapit lamang sa mga taong bukas din para sa kadiliman. Ngunit kung isang tao ay may magandang disposisyon at malakas na pananalig sa Diyos, kailanman ay hindi siya matatalo o madadaig ng mga alagad ng dilim. Kuya! James. Bakit mo binabasa yan? Sa dami ng mga kababalaghang nakita ko,
Nasaksi ang Koren, si Crisel at Crisan. Mas mabuti na yung alam ko yung mga gantong bagay. Malay mo, di ba? Baka magamit ko. Hanggat nasa panig ka ng liwanag, hindi ka madadaig. Anumang pagsubok ng kadiliman ay iyong malalagpasan. Basta't ang mahalaga ay humingi ka ng tulong sa Diyos at isuko mo ang iyong sarili sa Kanya upang siya ay magsilbi bilang ang iyong tagapagligtas. Diyos ko! Talungan niyo pa ako mga tapas dito! Kailangan ko po talungan si Krista! Kailangan ko po siya maprotektahan kay Jessica and Black Lady! Parang ang tagal na panahon na huli nating pumunta dito, no? Crisan, andito naman ako eh. Tayo ng dalawa yung makasama. Dati, kasama ko pumunta dito. Si Lori tsaka si Mahoy. Masaya ako na ikaw na yung kasama ko ngayon. Crisel, matutupad mo na yung pangarap mong makapag-aral at makapag-graduate. Crisanto na mo. Andiyan na naman sila. Makatitig ka, alam mo naman. Just kahayaan mo na lang sila. Crisel, si Ay lang ako. Babalik ka kaagad, ha? Babalik naman ako agad eh. Sige, ma'am. No problema. Nasaan si Jessica? Ma'am, hindi niya na ako pinasama. Ano? Pinaiwan niya na ako, ma'am. Mahaba siguro yung pila sa CR namin kasi nag-i-enroll eh. Hoy, gago. Ano sabi mo? I said you're gago. Ano bang tawag sa lalaki na under ng girlfriend niya? Hindi pa gago? Gusto mo talaga masaktan eh, no? Para namang hindi mo kaya. Sige nga, gawin mo.
Ano, Cheska? Gusto mo pa? Kapansin ka eh, no? Kung tawagin mo pa akong gago, makakatikim ka sa akin eh. Isa pa, ano? Gago! Alam mo, hindi kayo ko yung palaban. Ha? Kung sinus-linus na mo to, di ba? Ha? Patricia, Lisan, napansin mo ba si Chesco na bumalik dito? No. Kanina pa ako nakapila dito, hindi naman siya pumupunta. Salamat. Chesco, nasaan ka ba? Nakita niyo na ba si Chesco? Kami di po. Di po, ma'am. Hanapin ko siya. Kuya, hindi kasi mas mabilis natin siyang mahanap kung maghihiwa-hiwalay tayo. Kuya, wala akong ibang pupuntahan. Hindi ako lalabas ng university. Kailangan nating mahanap si Cheska. Yun yung kailangan nating gawin ngayon. Basta man, pag may problema, tawagin niyo lang po kami. Okay. Sige, nahanapin niyo na siya. Ako na dito. I need to look like a victim, Black Lady. Ito lang yung paraan para magalit si Crisan at ipagtanggol niya ako. Yung balikat mo, ilinis mo. Yung buhok mo, guloyin mo. Excuse me, napansin niyo ba si Cheska? Ah, parang nakita ko siya kanina papunta doon. Salamat. Napansin mo ba si Cheska? Ano naman kung nakita ko? Saan mo siya nakita? Pwede ba? Hindi ako tanungan ng mga nawawalang balyo. Paala nga kayo dyan. Cheska? 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 Ano nangyari sa'yo? Sinong may gawa sa'yo niyan? Si Andre Crisan. Panginoon! Alam ko kung hindi ako naging mabuti. Kaya nahihira na po akong humiling sa inyo. Pero kayo na lang po yung makakatulong sa akin. Sunuan niyo po ako. Hindi naman ito para sa akin lang. Para rin po ito kay Crisan. Boyfriend ni Madeline, yung kaaway ko. Isang nilapitan ko siya kanina para mag-story up sa kanya. Ang sabi niya, dito daw kami mag-usap sa music room. So, mama ko. Kasi pagdating namin dito, inalikan niya ako.
Ano? Kasi sinampal ko siya. Lumaban ako, pero... Pero sinaktan niya din ako, binugbog niya ako kasi... Kasi sinubukan niya akong humaran. Kasi napakasama niya, ayop siya! Kasi natatakot ako, ayoko sa kanya. Diyos, nagtagumpay ba siya sa kung anong gusto niya gawin sa'yo? Sabi mo sa akin yung totoo, nagtagumpay ba siya? Oo, Krisan, ayaw kami dito. Krisan, sabi niya, tigil na natin yung tatay na lumipat na tayo ng school. Ayoko na makita si Andre tsaka si Madeline, Krisan. Baka kung ano pa yung gawin nila sa akin. Krisan, Krisan, hindi ko kaya magtabag yung sarili ko. Hindi ko kaya, Krisan. Hindi ko kaya. Hindi ko napakahina ako, Krisan. Hindi ko kaya magtabag yung sarili ko. Nangako ako sa'yo na ako magtatanggol sa'yo na paprotektahan kita. Dito ka lang. Ako ang haharap sa lalaking yun. Krisan! Paborito ko, Cheska. My precious. Salamat naman, anak, at makaka-uwi ka na. Tamang-tama at enrollment nyo na rin. Magkasabay ba ulit kayo ni Krisan para mag-classmates kayo? Sorry. Alis ka na. Oo, iyo. Nakakuha na kami ng clearance mula sa mga doktor niya. Maraming salamat sa tulong niyo, ha? Anak, magpasalamat ka na kay Diego. Tara na, Nay, Tay. Uwi na ho tayo. Pasensya ka na. Baka masama pa rin yung pakiramdam. Pinalitan mo na kaagad talaga. I like seeing that picture. Alam mo, sa tuwing nakikita ko yung picture na yan, ang saya-saya ko. Kasi nararamdaman ko na talagang close na close at mahal na mahal nilang isa't isa. Let's go! Ay, ako nga talaga. Halika na siya. Naghihintay na yung mga bodyguard din sa labas. So, single ba yun? Alam mo, ikaw talaga. Tumigil ka na nga. Ay! Cheska, nandun sa classroom. Bantayin niyo siya. Huwag niyo siyang papapayaan. May kailangan ako hanapin. Yes, ma'am. Kuya!
Galo na. Andiyan na si B-1B2. Ano? Sabihin mo sa akin. Ikaw nang bahala kay Frenny, Jake. Tapos sabi sa akin ni Nori, nasa panganib daw si Krisan. Pakaramdam ko tungkol na naman ito sa mga multo eh. Tulungan niyo po ako. Anong kailangan mo? Tulungan niyo po yung kapatid ko.